to mga katropa. Welcome back sa ating YouTube channel. Ay, so for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano po mag-wiring ng battery operated na TC125, no? So rusi po yung motor natin. TC ba 'yon? Basta rusi po yung motor ng katropa natin na inayos natin kanina dito sa shop. At tugon po rin ito sa katanungan ng ating isang kaibigan, no, na nagtanong sa ating video, no, kung ano daw po paano daw po tayo mag-install ng mga wiring para stator, CDI, regulator, ignition coil, no, kung paano umiikot daw po yung wiring harness. So sa case naman ng motor na ito, no, eh sabog na sabog po yung kanyang mga wire at wala na po yung original na harness niya. So gagawa po tayo ngayon ng homemade harness, no. Kasi papaganahin lang natin, ikukunik lang natin from stator, regulator, then CDI at saka ignition coil, no, kasi yun lang naman yung purpose ng ating katropa, no. So gagana nga ba ito kahit walang battery, kasi battery operated yung ating TC125. Ayan. So hindi ko na patagalin yung video na ito. May galab shoutout muna tayo sa katropa nating tumulong kanina dito sa shop na si Mr. Alwaps. Mr. Alwa po ng Team Sangkay. Ayan po. Mega mega galab shoutout. Alwa po ng Team Sangkay. More more more, God bless to come, no. Bait ng tropa natin ngayon, nagpa-perienda pa, no. Tsaka mega mega galab shoutout din tayo kay Ma'am Grace Gokong at kay Ma'am Capricorn 10. Ayan, sa mga katropa natin, no, sa sulid na Team Sangkay, kay Mr. Angers TV. Ayan. At saka baka naman pwedeng makahingi ng isang click ng subscribe button dyan at yung notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. No, ayan, so hindi ko na patagalin to. Diretso na agad tayo sa video. Ayos ba yun? So tara, umpisa na natin to. Ayan, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Ayan, no, so kitang-kita nyo naman na sabog yung mga wire niya, no? No, at saka may mga connection nakakabit. No, ayusin natin 'to, rewire na lang natin para maklaro natin kung saan yung problema, kung bakit ayaw lumabas ng kuryente, no? So, papaganahin natin 'to kahit walang battery. Battery operated po yung motorcycle natin ngayon, no. Ayan, so ayusin natin yung mga connection ng kanyang wire. O, kita natin dito sa video na ito na kanyang regulator ay full wave. So sana naka full wave din yung stator na ito. No, so i-check muna natin if naka full wave yung kanyang stator coil. So paano nga ba mag-check? So ganito, no. So check muna natin to if naka full wave or naka half wave yung kanyang stator. So ito, pag-check po ito pag naka half wave lang, no. So naka body ground yung test light mo, tapos nasa kulay yellow yon, so hindi umilaw. Dito naman sa isa, sa pink kick, ayan, so hindi rin umilaw. So ibig sabihin ay naka full wave to kasi hindi umilaw. Ayan, so para ma-check natin na talagang naka full wave, eh dito natin sa kulay yellow at saka sa pink, iti-tester natin yan, no. Ayan, tag-isa po sila ng ating test light, no, yung clip at saka yung pantusok natin. Pag umilaw yan, yun, positive, naka full wave. So match po yung regulator na i-install natin ngayon, naka full wave po yung ating stator coil, no, at saka yung ating, ayan, yung coil natin, at saka sa regulator na ito naka full wave din. No, i-co-connect natin yung wire nila, no. Unahin muna natin dito sa regulator na ito. So ayan, so bali dito natin to ay papagapang. Unahin natin yung kulay wire dito, yung kulay yellow, no. Yung kulay yellow na yung stator, ikakabit natin sa regulator, sa kulay yellow din ng regulator, no. Ayan. So yung regulator natin ngayon ay 5 fingers. Lima po yung wire ng ating regulator, no, naka full wave po siya. Ayan, so i-tape natin kagad to para iwas damages, leak. Yung ba't tumakbo yung ano, sakay ng sidecar. Yun, ah, lumipat pala siya. Yun, gusto niyang makita yung kanyang itlog dito. Ayan, tapos yung pink naman ng iyong stator, ikakabit mo sa kulay pink ng regulator. Ayan, kung walang pink dyan, kulay puti, ayan, yan po yung charger. Pero sa case na motor na to, kulay pink yung nandito, pink to pink sila, ayan. Pink ng stator, pink ng regulator.
Yun. Then next, maglalagay naman tayo ng ground. Nalalagyan natin ng ground yung ating harness, no? Ayan. So, magbabody ground tayo dito. Kumuha ko ng wire. Dito na ako naglagay kasi dito medyo malapit. Ayan. Maiksi kasing wire ko. So, nasa yun na yun kung saan mo part ibabody ground, no? Pwede sa chassis, pwede sa engine. So, nasa yun na yun. So, dito ako naglagay para kita po ng ating camera. Ayan. So, ngayon, meron na po tayong ground, no? Ayan. So, yung ground naman ng stator mo, no? Iko-connect mo yan dito. Ayan. Ikakabit mo yan. Ito po yung green na may guhit na white, ikakabit mo sa ground. Ayan, dito. Or, pwede mo siyang idiretso po, papunta po sa CDI. So, kahit idiretso mo sa CDI, or ikabit mo dito, ayos lang yan. Then, yung iyong regulator, kakabitan mo din po siya ng ground. So, yung kulay green po ng iyong regulator ay ground. Ayan. Then, next naman natin, maglalagay din tayo ng ground sa ating ignition coil. No, so, sana nasundan nyo yung ating pag-wiring. Ayan. Lalagay tayo ng wire dito at i-connect natin papunta sa ating ignition coil. Kasi, dapat po may ground lahat yan. So, sa ating stator coil, may ground. Sa ating regulator, may ground. Tsaka sa ating ignition coil, dapat may connection din ng ground. Para okay sa alright. No? Yan. Yan, may ground na yung ating ignition coil. Then, ayan. Tapos, iti-tape natin to syempre. Para iwas leak, no, or problem. Para walang loss connection, no, na mangyari. Sisilyo natin yan. Yan. So, kulay puti po yung tape na pinagamit sa atin ni customer. Yun po yung gusto niyang tape na gamitin. Ayan, tapos yung dalawang wire na ito, set aside lang muna natin yan. So, naikabit na natin yung kulay yellow dito, yung ground, may ground na rin siya. Tsaka yung pink, ayan o. So, sana nasundan nyo. Yung next natin dito, yung blue na may guhit na white, yun po yung pulser. Yun pa naman papunta sa ating CDI. Magulo din po yung warang CDI. So, ayos naman. Nakakonnect naman siya dyan. I-fix na lang natin yan mamaya. So, itong blue na may guhit na white, papunta po yan sa ating CDI. Yan po yung pulser ng ating stator coil. Yung blue na may guhit na white, yan po yung pulser ng stator coil. Papunta po yan sa CDI. So, sana nasundan po eh, no? Ayan. So, kung nakikita nyo, yung kulay yellow papunta sa regulator, yung pink papunta din ng regulator, tapos naglagay tayo ng body ground at ikinonik-connect natin yung mga ground. Ayan. Then, next, dito tayo sa CDI para matest muna natin, no? May mga ground na po yung regulator natin. Siyempre, yung CDI may ground din po yan. May makikita kang kulay green sa yung CDI at saka green na may guhit na white, no? Pagsamahin mo yan at ikabit mo rin sa ground. Yun. Ganyan. Tapos ikabit din sa ground. Yan. Tapos yan, maglalagay naman tayo ng positive. No, yung positive po ng ating CDI, yung kulay black po dyan. So, yun po yung accessories wire. No, since idadirect natin to sa state, sa regulator, at wala naman tayong susi, gagawan tayo ng temporary susi-susi niya, no? No? So, itong black na ito, yan po yung ating accessories wire. No? Iko-connect natin to sa regulator dun sa kulay red po. Pure, solid na red po ng regulator natin. Pagsasamahin po natin sila kasi yung kulay red po ng ating regulator, yan po yung papunta ng battery. So, since wala pong battery yung customer natin, dito tayo lang muna maglalagay ng switch, no? So, sa regulator po kumukuha ng kuryente yung ating CDI. Ayan. Para ito gumana. Kasi battery operated nga po yung ating motor ngayon, no? Yung ating TC na Rusi. Ayan, so, ayan, kung napansin nyo, pinag
ganyan ko po kasi dito po yung ganyang patayan. So pag ididinikit natin yan, ay may kuryente po yung ating motor or under po yung ating motor. Tapos pag pinaghiwalay po natin yan, eh mamamatay po. So ito naman po yung ating papunta sa ignition coil, no? Ayan. Yun, dyan po yan papasok. Ayan, so sana nasundan nyo yung connection niya, no? Ayan, ito dito. So, papatry muna natin, no? Bago natin i-wire lahat, no? Kung may kuryenteng lumalabas, tignan natin kung sakto yung wire. Ayan, so sana may mapalabas natin yung kuryente para may magamit yung katropa natin. Pag may lumabas na kuryente dyan, ibig sabihin, okay po yung mga parts na gamit natin dito ngayon. No, or okay yung pagkaka-wire natin. So, unang subok, yun, may lumabas. So, ibig sabihin, okay po yung ating pagwa-wiring. So, ayusin na lang natin yung pagkaka-wire kasi medyo magulo. No, ayusin natin. Okay. Ayan. So, naikabit na po natin yung mga wire. Ito yung ignition coil na galing dito sa CDI. No? Yan, galing dyan. At ito po yung patayan niya. So, papahabaan niya na lang daw. Lagi niya ng wire. Siya na yung bahala. Naglagay tayo ng ground at saka ito yung papunta sa ating stator coil. Yan, so subukan muna natin. Yun. Yun, no? May nag-spark. Yun, hindi gano'n makita sa ating camera. Yun. Yun, lakas to. Yun. Nakakuha rin tayo na magandang kuha ng camera. Yan, so ito po yung kanyang on-off. Pag pinaghiwalay natin yan, ito pag pinaghiwalay natin, mamamatay po yung motor. Pag pinagdikit natin, may kuryente po at under po yung ating motor. Ayan. So sana eh nakuha nyo po yung ginawa natin sa pag-wiring na ito. At kung may katanungan man po kayo, eh mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section at sasagutin po natin yan. Ayan. So pandarin muna natin para magkaalaman. Ayan. So tingnan nga natin. Double check may kuryente. Yun. Meron. Pandarin na natin to. Ayos. One click lang. No? Umandar agad. Ayan, okay na okay. Ayos na yung motor ng ating katropa. Okay? Ayun, no? So nakita nyo naman kung paano natin in-install, no? O paano natin kinonek-connect yung wire niya from stator to regulator, then from stator to CDI, from CDI to ignition coil, no? Kung paano nagkaroon po sila ng connection, no? At nakita natin dito na napaandar natin to kahit walang battery, no? Gumawa tayo dito ng homemade wiring harness. Okay. And so, sana ay nakatulong sa inyo yung ginawa nating video ito at sa katropa natin ay sana naibigay ko yung tugon sa katanungan mo sa atin, no? Gumawa na lang po ako ng video kasi ayun nga, mahirap mag-reply. Ayun, so pasensya ka na. So, gumawa na lang po ako ng video para sa'yo. Sa katropa natin dyan, alam mo na kung sino ka. Ayan. So, ayaw nyo kasi magpa-shoutout. Ayan. So, hanggang sunod nating video, mga idol, mga pops, guys. Gaya na like ko sinasabi dito sa ating YouTube channel. God bless po. Thank you. Tapos na tayo rito. Ano pa? Hindi, peace, yo. What to do with that big fat butt?